Yo, what's up mga peas? Kamusta kayong lahat dyan? Welcome again sa ating YouTube channel. So mga peas, nandito tayo ngayon sa Market Capital. De, bago tayo magsimula mga peas, gusto ko muna magpasalamat sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Meron na tayong more than 3,000 subscribers. Thank you very much po mga peas sa inyong lahat. At sa mga bago pa lang na nanonood sa ating channel, huwag niyo pong kalimutan ang mag-hit ng subscribe at sama mo na yung notification bell, sama mo yung all para lagi kang updated sa lahat ng video na gagawin natin. So pinag-uusapan natin lahat lagi dito ang mga cryptocurrency. Ngayon, nasa bull run na naman tayo mga peas. Hindi natin alam kung kailan to matatapos. Pero mas maigi na sulitin natin ang bull run na to. Then, pagkatapos ng bull run, syempre bear run. Kaya, ano, invest but you can only afford to lose. At, yun nga. Keep on learning lang mga peas. So, simulan na natin. Medyo nabagabag ako kasi nga dito sa ating staking from UBX or yung Union Bank ay mga piece ay medyo dehado tayo. So pag-usapan natin yun kung anong sinasabi ko. So let's go. What? Okay, nandito tayo ngayon sa ating Yoroi wallet. So kung makikita niyo dito mga piece ay nag-stake tayo before nag-stake na tayo. At nagpalipat-lipat na tayo ng mga almost pangatlo na tong staking pool kay UBX or Union Bank staking pool. So medyo nabagabag tayo dito kay UBX. Sa mga nag-stake kay UBX, medyo hindi tayo naka-receive ng reward. So paano ko nasabi? So ang next na ano natin is next potch natin is October 23. So, ngayon dapat to mga peas. So, dapat meron na tayong dalawang reward na natanggap. So, check muna natin yung ating staking pool. Anyway mga peas, yung staking is makakapag-receive ka ng reward upon staking. Dito nga kay Ada, siya yung token ni Cardano. So, pwede kang mag-stake. At pag nag-stake ka o inilagay mo yung ADA mo sa isang staking pool, possibly magkakaroon ka talaga ng passive income, which is yung reward na nakukuha mo dahil sumali ka sa isang staking pool or tinutulungan mo yung staking pool or tinutulungan mo rin yung buong ecosystem ng ADA. So naglumipat tayo ng staking pool. Gusto ko lang tong ipa-check sa inyo mga peas. So nandito tayo, punta muna tayo sa page ko, search. So nandito nga tayo sa staking pool. Punta lang kayo dito sa pooltool.io para ma-check nyo yung kung gumagana ba or ma-check nyo yung staking pool na ginagamitan nyo. So ito yung ating staking reward. So kung makikita nyo dito mga peas, from October 18 wala pa rin tayong reward, wala tayong reward na na-receive kay UBX. Hindi ko alam kung ano to, nagtawag nito, hindi nila ginagamit yung ano, hindi ko rin alam kung anong problema, hindi nila ginagamit yung server nila. Pero kung makikita nyo dito sa active stake, nadadagdagan yung active stake natin. So, dun sa mga nag-stake kay UBX, kung check natin yung pool ni UBX, tapos yung owner account niya, makikita nyo dyan, wala rin reward na nakuha before. So hindi ko alam kung
kailan makukuha to. Pero dito nadadagdagan siya, nadadagdagan yung kanyang active stake. So meaning nag-accurate. So antayin natin siguro at least mga 3 weeks pa more para lang ma-check natin kung gumagana nga talaga yung staking reward ni UBX. Pero kung hindi gumagana mga pis, siguro mas maganda na lumipat tayo ng mga staking pool. Anyway, dito naman sa Euroy, may kita nyo dito yung delegation list kung Euroy yung ginagamit nyo, kung sino yung mga active or sino yung mga nakakapag-delegate yung active na pools. At ayon sa Cardano pool.io, merong 2,900 na staking pool na active. At ang total na naka-stake sa mga staking pool is 50.39 billion dollars sa staking pool. So right now ay nasa 297 na tayo. And I hope na magawan nila, maayos to ng buong UBX. Pero kung hindi nila maayos ito hanggang at least next 3 weeks, eh kailangan na natin mag-transfer ng staking pool. At ayun nga, bago tayo matapos, gusto ko munang paalala sa inyo na meron tayong, ang Bitcoin ay nasa 60,000 na, umakyat to ng 66 kahapon. Si Ethereum ay nasa 3,900, umakyat to ng 4,000. Si Binance 480, si ADA nasa sa 2.15. So yun lang yung update natin dito. Kung hindi tayo makakuha ng reward sa staking pool ni UBX, much better na lumipat tayo ng staking pool. Pero antayin pa rin natin at least mga 3 weeks kung mag-activate na tong staking pool nila. Kasi kung may kita nyo dito, ulitin ko, kung may kita nyo sa owner's account nila, eh nagkaroon sila ng reward almost 59.78% yung may-ari nung staking pool, which is $50,000 ADA ang in-stake nila noong October 18. So nung sumunod na ano na lang, wala nang forecasted na kung magkano yung makukuha nila. And I hope na hindi tawag nito. Kasi kung titignan na tignan natin sa ibang staking pool. Katulad nitong dati nating staking pool si CCV3. Tignan natin yung huling nag-stake siya. Okay, so kung may kita natin dito, nandito pa rin, may reward pa rin. Yun nga lang, walang zero na naganap. Ibig sabihin, nadagdagan. Ibig sabihin, nadagdagan. So, it's hindi gumagana yung staking pool. May problema din sa staking pool. So I hope na maayos ng UBX to. Kasi ito yung pinaka-owner ng dati nating pool. At yun sa reward, tignan natin sa reward. So ito yung staking pool nila eh. Ang laki talaga ng reward ng isang staking pool, di ba? Nag-start siya ng, ito, nag-gumawa siya ng staking pool. Yung total na receive niya kagad is 829.
So possible nga na hindi gumagana yung UBX. So yun na nga mga piece. Pero kung makita nyo dito, nadadagdagan yung mga yung active na stake natin. From 64 naging 65, 67, 69. Hopefully maayos na ito ng UBX. So yun na mga piece, hanggang dito na lang ang ating video. And sana magtuloy-tuloy itong bull run hanggang next year. At yun naman talaga yung ano natin, nahanap natin. So, ingat lagi mga peace. Keep safe. And see you mga peace sa mga susunod nating video. Bye-bye! Peace!